Okay, so yan na. Morning people. Tuloy natin yung ating ano no discussion. Nag-gets ba yung computation ng date, birthday? Ba, nandito na si Miss Gapur, ah. Gapur. Hello. Yes, sir. Good morning. So, nag-gets na. So, review muna tayo. Mag-mount tayo, no? So, magma-mount ako ng aking drive. Paano ko i-mount ang drive ko? Mount C, C colon, backslash, D base, 3 plus. Meron pa bang hindi nakakaget ng mounting? Wala na, no? Naintindihan nyo na yan, ano? Then, drive C ko, and then D base. Ayun. Maliwanag sa screen. So, maliwanag yes, sa screen. Maliwanag, sir. Okay. So, tignan natin yung ating B-Day. Ay, sorry, nawala. DIRS3.PRG. Kung paano natin ginawa, no? Modicom B-Day. Ito. So, itong portion na to, yun yung computation ng ano? Age. Ng age, no? So, una, kinumpute natin yung age by subtracting yung date, current date, yung year ng current date, ima-minus mo sa year ng birthday. And then, magke-question ka kung yung month ba ng current date ay less than sa month ng birthday. Kung less than yung month ng current date, doon sa month ng birthday, meaning hindi pa siya nagbe-birthday. Kaya dapat yung age natin is ano, babawasan natin ng isa. Kasi dito sa year date, yung year ng current date minus yung year ng birthday niya, automatic yan, eksakto. Eh, paano kung let's say December ang birthday? So, meaning, hindi pa siya nagbe-birthday. Kaya magbabawas tayo ng isa sa age. If so happen naman, na kung yung month ay naging greater than equal or greater than dun sa month nung birthday. So, magpo-pulse yun. Ibig sabihin, nag-birthday na siya. Paano kung the same month? Equal. So, kailangan natin mag-implement pa ng another procedure. Ito yun, no? Kung mangyayaring equal yung month, kailangan nating tanongin yung day. Kung yung day ng current date ay less than sa day ng current B-day. So, meaning, let's say, today is September 29, eh, birthday niya September 30. So, therefore, although pareho nung month, dapat birthday niya na, kaso nga lang, hindi pa sumasapit or hindi pa nare-reach yung kanyang talagang birth, yung day ng kanyang birth date. Kaya, ang ginawa natin, nag-minus pa rin tayo sa X-age. Ito yung error natin before, no? Kasi before, ang ginagawa natin is nagpa-plus tayo. Kaya sumasobra yung age. So, dapat minus pa rin. And then, if, tapos else, wala siyang ginawa sa else, and if, ito naman isa, yung else nito. Yung else nito, nandito sa and if. So, itong part na to, ang isisingit natin doon sa ating ano, N Pro, no? Data Entry Program. Itong portion na ito. So, kung titignan natin ngayon yung ating Data Entry Program, Modicom N Pro, no, N Pro, ayun si N Pro, siningit na natin, siningit ko na, no? Para less ek. Where is that? Saan ko siya siningit? Siningit na ba? Nandito na ba siya? Ito, another. Siningit na ba natin? Hindi pa. Hindi pa, no? Tama. So, kung i-run natin to, Control W. Do and pro.
sa ACT. Let's say ACT. Tapos pangalan niya ay Hasan. Hasana. Hasana Gapul. X Pasay. No number, no email. Birthday niya is November 30, 2000. Supposed to be ilang taon siya? Female. Okay, so hindi pa natin nasingit doon. So, itatry natin i-modify yung ating Enpro. Modify natin yung Enpro. Ay, sorry, modify pa lang. Modicom Enpro. Saan natin sisingit? Pwede nating ilagay dito sa portion na to after mag-enter ng gender. Kaso nga lang, pag dyan may nilagay yan, kailangan mo munang maglagay ng gender bago siya magkocompute ng age. Or, pwede nating ilagay saan? Dito. Pagka-enter mo ng birthday, magko-compute na siya ng age. Dito siya, after ng entry ng birthday. Pwede natin diyang ilagay. So, let's say, ilagay natin dito. No? So, dapat mag-implement ako ng read dyan. Para yung value ng V-day, no, na in-enter ng user, mapunta doon sa variable V-day. Kailangan mo mag-implement ng read. Pag di ka nag-implement ng read dyan at ang read mo nandito pa sa baba, meaning yung entry ng value for V-day hindi pa pumapasok doon sa variable. Kaya dyan tayo naglagay ng read. Okay? So, dyan nyo ngayon isisingit. Yung ating hello mic test procedure ng computation ng age. So, ano yung unang step? Yung VH will be equal to hello ng year ng current date minus what? Ng year ng ano? Birthday. Okay. Lalagay ko dyan yung BB day. Ayun o, BB day. So, lagyan natin BB day. Okay. So next, kailangan nating ma-pinpoint yung exact birth date niya. So mag-i-implement tayo ng if yung month ng current date is less than doon sa month ng kanyang birthday. Ha? Kung less than, meaning hindi pa siya nagbe-birthday. Tama? So, therefore, yung age natin, VH natin, variable age, will be equal to VH minus 1. Ito yung galing dito sa taas. Dito, no? Yung BH minus 1. If ever na mas malaki yung month sa current date, is mas malaki yung month ng current date sa kanyang birthday, hindi ka dapat mag-minus. No? Ibig sabihin, nag-birthday na siya. Kaso nga lang, paano kung the same month? Kaya kailangan pa rin nating magtanong. If yung day ng current date will be less than doon sa day ng kanyang birthday. Okay? Ng kanyang birthday. So, if that is true, meaning, although pareho ng month, hindi pa siya nagbe-birthday.
So yung VH natin will be equal to VH minus 1 again. Now, if that condition is false, ibig sabihin nag-birthday na siya. So i-end na lang natin yung if function. Pati itong if function dito, mag-end. So pagdating sa baba, naka-compute na tayo ng age. So ang gagawin na lang natin dyan is to display the value ng VH. No? So ito. So instead na get, ang gagawin natin ay say. So say natin yung value ng VH. And then, once na ma-display niya ng value ng VH, hihingi na siya ng gender. And then, isa-save niya yung data papunta doon sa databases. Okay, so let's try. Control W, do, and pro. Yun. ACT, Singapore, Asana, X, Pasay, tapos, walang contact, walang email, ang birthday niya ay, let's say, September 30, 2000. So ang age niya is 22. Bakit? Hindi pa siya 23. Bukas pa siya magte-23. Tama? At isa siyang female. Okay na. So perfect na yung ating data entry. Question? So far? Any question? Wala. Hello? Wala na, no? Okay, so ang gagawin natin ngayon is yung mag-browse tayo. Ano nakikita nyo? Merong mga maling entry, di ba, no? Okay? So, paano natin babaguhin yung entry na yun? Paano natin babaguhin yung entry? So, kailangan nating mag-create ng another procedure for changes ng data doon sa loob ng DBF. Edit, no? Edit program. So, gagawa tayo ng edit program. Okay. Sa edit program, ang concept niyan is hihingi muna tayo ng student number. Now, if that student number is existing, lalabas na yung kanyang profile editable, meaning pwede nating palitan. Okay? So therefore, yung screen is kapareho nung Enpro. Tama? Question? So yung screen natin magiging kapareho ng Enpro. Ito, no? Kailangan ko tong screen at kailangan ko tong procedure na ito. Itong code na ito, kailangan ko yan. Tapos, kailangan ko rin yan. Itatype ko rin yan. So on and so forth. Halos pareho lahat. Ang magkakaibal, ang magiging difference lang yan is that tayo ang magsusupply ng student number. No? Tapos, pag nilagay mo yung student number, lalabas yung data ng student, pwede nating i-edit. Palitan yung content ng data ng student. Except for the student number. Nuggets? Question? Hello, any question? Wala? Yes, Leslie. Sir, tanong ko lang po kung ano yung ginamit nyong data type dun sa contact number po. Contact number? So, mag-display tayo ng structure para makita mo. Contact number, character. Okay po. Thank you, sir. 15. Okay. So, gawin na natin yung ating edit program. So, kung kumukha siya ng ating Enpro PRG, pwede kong kopihin yung laman ng Enpro para hindi kayo mahirapan. Para hindi tayo mahirapan mag-retype, no? Kasi ang dami-dami na nun. Tapos, i-edit ko na lang yung copy nung Enpro. Kukonvert ko siya para maging, ano yan?
edit. Okay? Pwede niyang gawin sa saan? Sa notepad, no? Pwede. Pwedeng sa notepad or pwede rin sa loob mismo ng ano, DBase. So, kung titignan niya, magdi-directory tayo ng ating PRG. Meron akong bday at meron akong npro. Gusto ko mag-create ng another copy ng npro.prg into another file name. Pero pareho ang laman. So, using dbase, paano ko gagawin yun? So, sa dbase, meron siyang command na copy file, no? Copy file, source file, to destination file. Okay? Ganun ang structure. So, copy file, anong source file ko? npro.prg to anong destination file ko? So, anong gusto mo ipangalan dun sa copy ng npro? So, sabihin natin edit pro. Pwede yan, no? .prg. Pag in-enter ko yan, parang walang nangyari. Right? Do me right? Yes, right, no? Pero, pag nag-directory ako ng content ng aking PRG, meron na. Ayun, no? Si Edit Pro. Tama? So, ang gagawin ko na lang is, imo-modify ko, modicum, si Edit Pro. Ibang process yung ginawa natin ngayon, no? Kasi doon sa ating during our face-to-face, yung process na ginawa natin using notepad. So, this time, hindi ako nag-notepad. Nandun lang ako sa loob ng dbase. So, ito yung laman ng npro. Pero ang pangalan ng file na yan is edit pro. So, i-convert natin ngayon yan into edit program. Hindi siya new program. So, kailangan ko tong portion na to. Siyempre, yung screen layout, kailangan ko yan. Variable declaration, kailangan ko rin yan. No? Variable declaration, kailangan ko yan. At this time, mag-get na ako ng student number. Okay? Student number lang ang i-get ko. So, kaya mag-re-read ako dyan. Tama. Dapat, pagka-enter ko ng student number, lalabas yung laman. No? Yung laman ng ano? Yung laman ng data ng specific student number na yon. So, paano ko palalabasin yung laman? So, dito nakikita nyo, get V course, di ba? Tama. Ano laman ng V course? Pag nag-get V course ka rito, wala, no? Sa data entry, walang laman yon. Okay? Yung get V course mo. Kaya, paano mo lalagyan ng laman yan? Para malagyan mo ng laman yan, kailangan kunin mo yung nandoon sa database. Yung laman ng database. Kailangan kunin mo yun. Ang mangyayari, maglilipat ka ng laman ng field papunta sa variable. Anong particular record? Yung record ng specific student number na in-entry ng user. So, dapat dito pa lang is mag-activate ka na ng iyong database. Anong pangalan ng database natin? Profile, no? Use profile. Yan. So, inactivate ko na yan. Ang problem is pag nag-activate ka ng certain database, asan yung pointer mo? Record pointer mo? Saan record nakapoint? Hello, mic test. Record number 1, no? Tama si Mr. Cruz. Nasa record number 1 yon. Kaso, dito, in-specify natin kung anong student number ang i-edit. Kung anong record. Based on sa student number. So, hindi tayo sure na yung student number na yun is the record number 1 itself. Tama. Tama, no? Kaya kailangan i-point natin yung ating record pointer doon sa specific student number na yon. So, paano natin gagawin yun, no? So, upon implementation ng read,
kailangan mo mag-locate. Locate for. Hanapin mo sa field. Ang function ng locate is hanapin doon sa specific field yung specific value ng specific variable. So, meaning, itong B stud no is a variable, may laman yan. Hanapin ko yung laman yan sa ang field. Sa field ng stud no. Kaya, ang syntax ng locate natin dapat, locate for stud no is equal to V stud no. Yung V stud no na to, ito yun. Yung stud no na yun, yun yung nasa DVF natin. Okay? Nuggets? Nuggets. So, parang sinasabi nito, locate for the content of V stud no, which is equal to the content of variable V stud no. So, kung inilagay kong value ng V stud no rito, upon implementation ng read, nilagay ko 1, 2, 3. Itong syntax na to, itong line na to, sinasabi niya, hanapin mo sa stud no, yung value ng 1, 2, 3. Which is yung content ng V-stud no. Question? Wala. So, pag nakita niya yun, titigil dun yung pointer kung nasaan siya, no? So, wala na siya sa record number 1. So, what's the next step? Kung titigil dun yung pointer. Kailangan mong ilipat yung laman nung field papunta sa variable. Okay? Lilipat mo yung laman ng field papunta sa variable. So, paano natin siya ililipat? Simple lang, no? Gagawin mo lang is yung field, let's say yung course will be equal to, yung course will be equal to, o yung variable V course will be equal to the content of field name course. Ayan. Na pinapoint ng pointer kung saan man mag-locate ito. So, pag nag-locate ito, yung course doon, yung laman doon, lalagay niya sa variable B course. Same true sa B surname. At sa lahat ng variable na hiningan niya ng entry, will be equal to surname. So, yung variable F name, lalagyan ng laman na manggagaling sa field name, F name. F name. This is F. F name. Ayan. Ano pa? Anong variable pa? V, MI, is equal to MI. What's next? Yung, address. Ito, no? So, V address. V A A D D R A D D R is equal to ano? A D D R. Ganun din sa V cont no is equal to cont no V email is equal to email and birthday b day will be equal to b day. Okay? Tsaka tayo hingi ng laman. Hingi tayo ngayon ng laman. So, kailangan ko to. At may read ako. So, dito, ang madi-display dito, ang madi-display dyan is yung laman nung course na galing dito. Dun sa nilipat natin. Now, paano yung gender? May nag-question pa para daw yung gender. Sabi ni Miss, ano? Sino yun? So, yung gender, which is nandun sa baba, kasi kailangan pa rin ba natin itong computation ng age? Yes. No? Kailangan natin yung computation ng age. In case, mali yung birthday. Binago natin yung birthday. So, magkocompute siya ng age. Same.
tapos isisay niya na lang yung value ng age. Tsaka siya ngayon mag-get ng gender. Okay? Okay na. So, para sa itong use profile, wala na, ire. Hindi natin kailangan ng use profile tsaka yung go bottom because itong portion na to ay ginagamit sa pag-generate ng ano? Ginamit natin to saan? Para ma-generate natin yung student number. No? So, makikita nyo lang yan dun sa data entry. So, tanggalin na natin yan. Okay. Tsaka ito, tanggalin na yan. So, what's this all about? Student number, tanggalin na rin yan. Hindi natin kailangan sa edit yan. Ito. Ito, kailangan natin to sa edit. Kaso nga lang, take note na kapag ang ginagawa nyo is edit, huwag nyong ilagay yung append blank. Kasi pag nilagay nyo yung append blank, magkakaroon ka ng dalawang kopya ng record. Isang record na original at isang record na edited. So, dapat walang append blank pag nag-i-edit kayo. Okay? Question? At huwag din kayo mag-use ng profile. Bakit? Kasi pag nag-use kayo ng profile, bago nyo ilipat yung laman ng variable papunta sa DBM at nag-implement ka ng use profile, ang mangyayari, ang may edit, yung nandun sa harap. Yung record number 1. Kasi nag-implement ka ng use profile eh. Gagalaw yung pointer mo. No? So, wala yan. Dito ka lang mag-implement ng use bago ka mag-locate. Ayun, nandun na siya. Tapos nilocate natin. Nakapoint na yun sa pointer na yun. Ngayon, kung saan nakapoint yun, dapat doon ka rin magsisave. Kaya wala kang use profile dapat dito sa part na ito. At wala ka rin append blank. Gagay mo lang, diretso na, no? Diretsong replace. Hindi mo i-replace ang student number because this is our primary key. So, mag-replace ka simula doon sa surname, pababa. Okay? So, sa looping process ko, ang gagawin ko lang dyan is edit another record. Tatanong lang ulit ako. Edit another record. Pag nag-yes, clear loop. Pag nag-no, clear exit. So, on and so forth. So, okay na ang ating edit. In-edit ko lang yung nPro para maging edit program. So, save natin. Ctrl-W, try natin i-run. Mag-browse muna tayo. Let's say gusto natin baguhin yung ano data entry ni ACT-2022-2. So, SDF, no? So, i-run natin yung ePro. So, do ePro ba? Edit Pro. Edit Pro. So, do Edit Pro. Enter. Ayun. So, this time, humingi siya ng student number. Okay? So, anong student number? ACT-23, no? Wait lang. Nawala yung aking ano. Yung ating DOS box nawala. Where did you go? Ayan. 2023-2? 21, sir. 21. Okay. Buti pa si Lobino natatandaan eh. So, pag in-enter ko yan, lalabas dyan yung record ni ACT-2023-21. Ayun, no? Singapore yun eh. So, ACT siya. So, mapapansin nyo, andun yung cursor ko. Ibig sabihin, pwede ko yung baguhin. So, enter natin to Singapore. Palitan natin ng ano, ng Hasana. Yan. So, kunyari, yung middle initial niya hindi pala X. Y pala. Okay? Tagapasay siya. At may contact number pala. 0917-000-000. Yun yung contact number niya. Wala siyang email. At yung birthday niya pala, hindi ano,
No? Ang birthday niya is 09/29/20,000. So 23 years old na siya. Kasi ngayon ang birthday niya, 29 na. Kaya naging 22 siya. At isa siyang ano? Isa siyang female. Edit another? No. So tingnan natin kung nabago yung ayan na, nagbago na yung kanyang ano. Naging ano na siya, Gabor. Pag yung middle initial niya naging Y. ACT 2023-2021. So baguhin natin to si ano, si Dash 2. ACT 2022-2. Try natin kung mababago siya. No? ACT 2022-2. Course. Wala tayong nilagay na course to, so ACT siya. Hindi siya si SDF. Si Cedro siya. Yan. Cedrona, kunyari. No? Hindi siya si FD. Siya si Ferdy. Yan. Tapos S. Hindi siya taga SDF. Taga Pasay City siya. Pasay City Hall. Wala siyang contact number. Pero meron siyang email number. Ang email niya is email.gmail. .com. Ang birthday niya nang nakalagay doon. November 3. No? So, enter. Babaguhin ba natin yung birthday niya? Wag na, no? So, pag in-enter ko yan, 20 years old siya. And mail. Okay? Enter. So, edit another. Edit another. Yes, no. So, gawin natin, no. So, i-browse natin yung record niya. Ayun, nagbago na. So, meaning, okay na yung ating edit record. So, meron na tayong tatlong PRG. Question, Mr. Garcia. Sir, may tanong ako, sir. Yes. Paano, sir, pag pinalitan mo yung course niya, sir? Mapapalitan yung course. Mapapalitan din ba, sir, yung ano niya, sir? Student ID niya, sir? Kasi di ba ACT? Hindi na. Hindi tayo nag-generate ng student number sa data entry. Ah, so kunwari sir, pinalitan mo yung course niya BSOA. So hindi na siya ACT magiging BSOA. ACT pa rin ang student number niya. Thank you, sir. Okay. Depende kasi yan dun sa ano mo, sa abstract mo, sa program mo. So, itong program natin, once na naibigay na sa yung student number mo, yun na yun. So, kahit saan ka magpuntang courses, yun pa rin yung dala mong student number. Yung original student number mo. Hindi siya magbabago. Bakit? Pwede siya magbago kung yun yung program mo. Pero, ang drawbacks nga kasi, may mga records siya previously na ang primary is ACT. So, pag binago mo yung kanyang student number, hindi mo makikita yung previous record niya. Pero, sa programming nyo, pwede yun. Pwede mo nagpapalit din siya ng student number. Pero, kung ang program mo ay nagpapalit ng student number, medyo hindi magandang tingnan, no? Medyo mali, logically. Kasi once na ma-install sa yung student number, sa'yo na yun. Hindi na mapapalitan yun. Okay? Question? Wala nang question? Any question? Hello? Wala? Wala na, no? So, meron na tayong data entry and pro. Tapos meron na tayong data edit. I-redo natin yung ating data display at saka yung ating delete, no? Yung display at saka yung delete. So, as what we have discussed, yung display kamukayan ng NPro. Tama. Pero ang tema niyan is parang edit. So, pag nilang ko yung program, hihingi siya ng student number. Pag hingi niya ng student number, i-display niya lang yung profile, yung laman. After that, magtatanong lang siya. Ang tanong niya lang ay, display another. Pag nag-yes, another student number,
hingi ulit siya ng entry for another record to be displayed. Okay, so paano natin gagawin? So let's try yung process na ginawa natin. Ikakopy natin si NPro into another file name. So loob, using dbase, so ang command is copy file. Anong source file ko? Anong source file natin? Copy file, source file, to destination file. Yun yung structure. Yun yung syntax. So, gusto kong i-copy si NPro into another file name. So, meaning, ang source file ko ay ano? npro.prg. No? So, kakopyin ko siya using this file name, viewpro.prg. So, this syntax is saying, o ang function ng syntax na to ay, gumagawa siya ng duplicate ng npro.prg, no? Into another file name, which is yung viewpro.prg. Kaya pag in-enter ko yan, balik lang siya sa prompt, pero pag nag-directory tayo ng ating prgs, meron na tayong asan? dir*.prg. Ilan na? Edit, npro, viewpro. So si viewpro, i-edit natin, i-modify natin using modicom, V-U-E-P-R-O. Ito siya. This is our data entry program. Ko-convert natin yan into data display. No? So, kailangan natin itong screen layout. Kailangan ba natin mag-declare ng variable? No need na, kasi hindi naman tayo nag-e-entry. Nag-display lang tayo. So, pwede nating kunin yung laman ng database direct. Di-display natin sa screen. So, therefore, hindi ko na kailangan yung variable ng course. Tanggal na lahat yan. Iiwan ko lang yung vStudent number sa yung primary key ko, no? Kasi hingi ako ng entry ng vStudent number. Read. Para alam ko, anong student number ang i-edit ko. Ngayon, kapag nakahingi na ako ng student number, ang next step is to locate saan? Sa DBF. Anong particular DBF? So, dapat dito, i-active mo na yung DBF profile natin, no? So, ilolocate ko from DBF profile in studno field, no? Yung laman nung V variable studno. Titignan ko kung may kapareho. From DBF profile, ilolocate ko yung studno, yung laman ng studno, kung may kapareho sa laman ng vstudno. Para yung pointer ko doon mag-point. After that, hindi ako mag-get. Gagawin ko lang dyan, isisay ko lang. But this time, ang isisay nyo, hindi yung variable. Yung field mismo, yung course. Pareho dito sa lahat, no? Ayan. So, tanggalin natin yung V. That is why, yung naming ng variable natin is nilalagyan lang natin ng suffix. Ako ang gamit ko, V. Ewan ko sa inyo kung anong gusto nyo gamitin, no? Pwedeng X, pwedeng Y, no? Kung anong trip nyo. Para ma-determine nyo kung para kanino yung variable na yon. Para kaninong field. So, mas madali. Kaysa papangalanan nyo yung variable nyo ng 1, 2, 3, A, B, C, no? Mas mahirap i-pinpoint kung ano yun. Si age, magko-compute ba tayo ng age? Hindi na rin, no? Andun na si age, so naka-entry na si age. I-display niya lang. Kaya, hindi natin magko-compute yan. Isisay lang natin is age. As well as yung gender. Isisay ko lang yung gender. Magre-read ba tayo? No, hindi naman tayo hingi ng entry. So, wala kang read dyan. Use profile, go button, this is for generation ng ating student number. Hindi na natin kailangan yan. So, wala na rin yan. Para madelete yung buong line, Ctrl-Y, Ctrl-Y. Ctrl-Y na didelete siya. Okay? Naka-delete. Kailangan ba natin maglipat ng data from variable to database? Hindi na, no? So, wala na rin yan.
So, dito na lang tayong next sa looping procedure. So, dito, ang gagawin ko lang dito is to edit the prompt. Instead of enter another, sabihin lang natin view. View another record. So, the same yung ating looping procedure. Palitan natin yung title ng screen. Ang title ng screen natin is data entry. Ano pa dapat dyan? Ano dapat to? Display. Student profile. Pwede rin, no? So, okay na. So, it's done. Tapos na yung ating view. View.brg. So, isave natin. Control-W. Try natin i-execute kung gagana. So, try natin silipin si... Sino? Si Dash2, no? ACT-2022-2. Si Cedro na yun. So, do VUE ViewPro. Enter. ACT-2022-2. Error. Syntax error. Nandito ang error ko sa portion na to. Anong error ko dyan? Wala niya. Anong error ko dyan? Wala nang V yung ano. Ha? Walang V? Syntax error. Pag sinabing syntax error, mali yung command. Pag sinabing variable not found, nandun ang mali mo sa fields at saka sa mga variables. So, V stood no is a variable, stood no is a variable. So, ang tendency yan, mali yung command ko kasi yung sabi doon, syntax error. Diba ang locate dapat merong locate for. So, kulang ako ng for sa gitna. Na? Locate for. Stood no is equal to be stood no. So let's try again. Tignan nga na. ACT-2022-2. So ACT-2022-2. Ayun na. Kasi si drone. Okay. So mali ako rito. Tignan nyo ito. Variable not found. Kasi ang pinasay ko is VH. VH is a variable. Hindi na naman tayo gumamit ng variable. Diba? So, dapat to yung mismong laman ng age, not VH. Siyempre, sa gender, magkakamali ka rin yan. Dapat gender, not V-gender. Okay? So, try natin munang i-highlight yung entry. Palitan lang natin ang kulay. GR plus. So, GR plus is yellow. Green tsaka red, yellow yon. Try nyo ihalo. Control-W. I-run ulit natin. ACT-2022-2. Ayun. So, tapos na. It's done. Perfect. So, ihingi na lang ako ng bagong student number to be display. So, take note, display lang ang ginagawa natin. Kaya hindi natin pwedeng palitan yung mga yan. Kung gusto mong palitan yan, anong gagamitin mo nating program? Yung hello. Yung Edit Pro, no? Ito, View Pro. Display lang to. So, okay na. Question? Try natin visitahin yung profile ni Miss si Hasana, no? Yes. So, ACT-2023 ba yun? -22. Try natin. Wala. Blanco siya, no? No. Ano bang number ni Hasana? 21 yun, sir. Ah, 21. Sorry. So, try natin i-run. ACT-2023-21. Ayun. Isa iyon, no? So, kita nyo na. View another? No. So, na-perfect na natin yung ilang program na na-perfect natin. Ilan na? Edit. Data entry. Data display. Data edit. Deletion. So, wala tayong deletion. So, si deletion, ang tema niyan is parang view. Kaso nga lang, ang question dun sa baba is kung gustong i-delete o hindi. So, therefore, si view ang pwede nating kopyahin. No? Tama? So, sa deletion, record deletion, ihingi muna siya ng student number kung sino i-delete. Paglagay mo ng student number, i-display yung profile.
Pagka-display ng profile, magtatanong siya kung i-delete. So, parang display siya. So, anong PRG ko kopyahin natin? Hello, mic test. Mr. Lana, anong PRG ko kopyahin natin? Tinulugan na tayo. Dairo. Yung subview, sir. Sa subview, no? So, panong syntax? Copy. File. Source file, viewpro.prg. Tapos, to. Destination file, delpro. Deleteprofile.prg. Okay? So, enter. Try natin i-directory kung nakopya nga natin. So, ito na siya. Si delpro. So, gagawin lang natin dyan is i-edit natin yung lamad din ni Delpro. Kukonvert natin into delete program. This is a display program. So, pareho sila ng, parehong-pareho sila, no? Ng view. So, palitan lang natin yung title ng ating screen. This is display student profile. Gawin natin tong delete student profile. So, same process. Hihingi siya ng student number. Hahanapin niya doon sa DBF, profile DBF, si di-display niya yung laman, tapos magke-question siya. So this time, hindi siya nagke-question ng displaying another record. No? Pwede natin ano to, palitan. Gagawin natin dito, delete this record. Yan. So pag nag-yes, syempre hindi maglo-loop. Kasi yung loop is for, ano, displaying another record. So, pag nag-yes, ibig sabihin, ano yun, i-delete, hindi. Hindi. Delete this record, yes or no. So, pag nag-yes, ano siya, di-delete, hindi. Di-delete, sir. Pag di-delete. So, dapat etong part na to, hindi loop ang laman, no? So, hindi natin kailangan si loop. Ang command natin dyan, delete. Okay. Tapos, dapat meron kang PACK. Kasi kung wala kang PACK, madi-delete siya. Delete for, ano lang yun, mark for deletion. Hindi siya permanently deleted. Lagi magkasama yun, delete pack. And then, para maka-exit ka sa loop, mag-implement ka ng exit dito. No? Ayun. Dito, wala kang gagalawin. Hanggang dun sa baba. So, it's done. Fine. Control W, no? May baby. May baby na nakikinig sa atin. So, i-run natin. Do delpro. Ay, let's, tignan mo natin kasi natin pwede i-delete. Let's say, di-delete natin si ano? Sa harap. Ito, si ACT-2022-21. De La Cruz, Joanna. So, i-run king delpro ko. Do delpro. ACT-2022-1. One lang, sir. One. Oo. Buti na lang niya si Raymar. Ayun na. Nagme-message siya. No? So, dash one. Pag in-enter ko yun, ito yung kanyang record. Pag nag-yes ako dyan, dapat madi-delete siya. Yes tayo. So, i-press Y. Nag-exit diretso, no? Pag ganun yung ano ko, delete ko. Hindi ko pinaloop. Sa akin yun, ha? Ang idea ko kasi dyan, baka pag pinaloop mo yan, mag-delete ng mag-delete, no? Maubos yung record mo. Okay? So, much better. Pagka-delete mo ng specific record, exit mo na yung program. Kung may i-run ulit siyang, kung may i-delete ulit siyang program, i-run niya ulit yung program. So, pag bin-rouse natin, dapat wala na dun si dash 1. So, wala na. No? Naiwan na lang si dash 2. So, meaning, gumagana yung delete natin. Question? Any question? Nagigets? None of the above. None of the above, no? So, naintindihan nyo. May question? Wala. May naintindihan? Wala. Hello? Hello? Hello, mic test.
Okay, so meron na tayong 1, 2, 3, 4. Complete na yung profile natin. 1, 2, 3, 4. Tama? Kaso nga lang, ang database natin ay ilan? Dalawa. So, kailangan natin gumawa ng another data entry program para naman saan? Sa data entry ng grades DBF. So, use natin yung grades. I-display natin yung structure. Display through. Yun. Walang laman to. Tama. Browse. Walang laman. So, gagawa tayo ng program para malagyan siya ng laman. Okay? Question? Any question? Hello? Asan yung bata dyan? Question? May tanong po ba? May tanong po ba tayo? Wala, no? So, let's start the program. Tandaan yung ano, structure natin, ha? Napicturean nyo? Screenshot nyo nga. So, gawa tayo ng bagong program. Pangalanan natin itong ano. Modicom. This is a data entry program for grades DBF. So, Modicom. Ano magandang ipangalan? NGR. New grade. Okay na ba yun sa'yo, Miss ano? Miss Janet. Nagtaas ng kamay kanina to. Ha? So, pangalanan natin NGR. So, ang NGR program natin, ang purpose niyan, or ang function niyan is data entry ng grades ng student. So, NGR. Modicom NGR. Okay? Ayun. So, let's start from the scratch. Okay? Let's start from the scratch. Yung header, set, top of, set, start of. Ba't hindi tayo kumopia dun sa, ano, sa ibang program natin? Pwede ba? Yes, Mr. Garcia. Question. Sir, pwede ba pagbaliktar rin yan, sir, yung set top of, set start of? Kunwari, pwede mo unahin. Pwede mong unahin yung set start of in any order. Pwede yan, ha? Uh-huh. Wag lang maging ganito. Of talk. Talk set, no? Mali yan, no? So, pero, in any order, pwede to, no? Ano pa yung madalas natin? Set century. Pag meron kayong set, date, pag may date, pag may date, no? Pwede kayong mag-set century. Kung walang date, meron ba tayong date na, no? Na fill sa ating grades.dbm? Meron, wala. Meron, wala. O, sige, lagyan na natin miski wala. Para pampadami. Set century on. Ano pa yung isa? Set? Wala na. Ganyan na lang muna. Okay. Yung echo pa. Ah, may echo pa ba? O, sige. Set echo off. Okay. So, ano tayo? Screen layout. No? So again, gawa tayong box. Imaginary box. At 1-1. Sir, di ba may clear pa yan, sir? Ha? May clear? May clear pa. Pwede rin. Pwedeng wala. Pwedeng meron. O, lagyan natin. Clear. Yan. So, next part, yung ating screen layout. So, box ulit tayo. No? Let's say at 1-1 to 22 79 double. Okay? Or D-O-U-B. Okay? Okay? So, try muna natin to. Control W. Do, good morning, sir. Good morning. Do NGR. Ayun, sakto, no? Adjust pa natin yung kabilang side. Medyo dikit, eh. So, 1178. Okay, control W, do NGR. Ayun na.
Lagyan natin ng another line para maglagyan ng title at 1, 2, 3, 2, 2, ano, 22, 77, DOUB. So, sa gitna nung 1 at saka nung 3, that is 2, let's say, sabihin natin 15. Magdi-display ako ng title, sabihin ko rito. Data student grades data entry. Try nating i-run. O, di ba ang pangit? Bakit lumaki yung box ko? Yung pangalawang box ko. Anong mali rito? Kasi pag vertical line ang gagawin mo, ano dapat pareho? Row o column? Pareho yung row, no? Eh, dito gumamit ako ng 3. Sa kabila, 22. Kaya bumuka siya. Dapat ano to? 3. Control W. O, yun na. Naka-line na. Kaso wala sa gitna, Ereo. Student grades data entry. Dapat nasa gitna yun. Para masaya, no? Or, ang gagawin ko dyan, bilangin natin to. Ilan lahat to? Itong string na to. Turun! Ha? Sige. 22, sir. 22. So, kung 22 yan. 42 lahat, sir. Magmula student hanggang entry ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 25. 21, 22, 23, 24, 25. No? So, 25. Okay? Ngayon, magmula 1 hanggang 78 ilan? 77. Gitna nun ilan? Uy, 33. Tama. 77. 38. So, ngayon, ito, 25. Gitna, anon, 12. 38 minus 12. Hello, mga kapatid. 26. So, pwede kong ilagay ito sa 26. Ganyan, no? 20, ay, mali. Row 2, 26. Yan. Diba? Ang saya. Or, para mas maganda, ang gagawin ko dyan ay mag-create ako ng another box. At row 2, colon, 25, no? 2, row 2, 3, 4, colon, 27. Ayan. Double. Alisin muna natin to. Para makita nyo yung ini-imagine ko. Control W. I-run ang program. Pangit. Dapat malaki. 27. Sorry, hindi pala 27. So, ilan tang nasa baba? 25, no? So, kung 25 yan, nasa 26 ka. So, 38. 39. Control W. Maliit pa rin. Maliit pa rin. Gawin natin ano to. 25. Colon 25, 50. Sorry. Yan. Ayan. Diyan ko sa loob na yan, ilalagay yung ano. Yung string. Etong string na to. Pero dapat burahin ko muna yung lamang. Kasi merong line, di ba? Nakita niya may line. Ito. Makikita niyo? So, paano ko buburahin yun? Yung line na yun. So, gagawin ko lang dyan is at row 3 tama
Yung nasa loob ng box, row 3. Apo. No? Colon 26. Nasa loob ako, 26. Say. So, from 25 to 40 to 50, ilan? 25. Say, space. Space. 24. Space. Ibig sabihin nun, magdi-display ako ng blanco sa loob ng maliit na box 24 times. Kaya pag niran natin to, tingnan natin kung eksakto. Ayun, oh, wala na siyang laman. Okay? Gagawin ko ngayon, eto, sasalampak ko dun. Sa row 3, colon 26, dapat ang kailangan ko ay 26. Control W. Ayun na siya. Maliit nga lang yung box ko. Nagigets niya? Yung gusto ko mangyari? Nagdi-design na tayo ng magandang screen. So, lakihan natin ng konti yung box. Ang box natin, hindi siya 50. Dapat, ano siya? 51. At ang space natin, dapat 25. So, pag niran ko yan, oh, sakto na. Okay? Question? Hello? Tulog na sila, no? So, malupit sir, malupit. Anong malupit? Malupit sa kinabukasan. Lagyan mo kulay sir. Ha? Okay na. Lagyan mo kulay sir. Tsaka natin kulayan yan. No? Ililayout pa natin yung screen eh. Okay. So maglilayout ako ngayon ng screen. Ng data entry. So nasa 3, 4, nasa 5 ako. Let's say 5, 5, say student number. Tama. Hingi tayo ng student number, no? Para alam natin kung ano yung grade na yun. So, at, ayan, asan na yung data entry ng ano, ng grades DVF. Napicturean nyo? Anong unang data entry ng grades DVF? Ha? Hello? Stud na sir. Yun na, may student number na ako eh. Ano pa, ano pa next? O, save muna natin to, ha? Score. Mod is true. Ayan, no? S code, S test, subject code, subject description, unit, school year, semester, instructor, tsaka F grade. Tanda nyo? Hindi. Tandaan nyo, ha? Para ano? Teka lang. Ako na nga. Ako na magtatanda, no? So, tandaan natin. Let's make tanda. Okay. So, tandaan nyo siya, no? Ayan na. Okay. So, modi com ngr. Dito tayo sa meron tayong student number na sa row 5, colon 5. Tapos, sa row 5 din. Yes, Mr. Ramos. Row 7, colon 5. Mr. Ramos, question? Flasher, napindot lang. Ah, subject code. Ayan. No, hingi rin tayo ng subject code. Pantay ko doon sa ano. Ayan. So, next, subject code. Anong next? At 9, 6, ay, 5, say, ano yan? Description. Description. Okay. Description. Tapos, at 11, 5, say, description, units,
sa baba, no, units. At let's say the same row, so 11, 25, say school year. Yung SY, that is school year. At the same row again, 11, 11, let's say 45, say ano, semester. At 11, 12. Sabi natin 12, 5, say instructor. Sino yung instructor? At 12, 13, 14. Gawin natin tong 13. Gawin natin tong 15. 5, say sino? Final grade. Okay. So, try natin i-run do NGR. Ayun. Parang nakadikit pa yung semester, no? Usog pa natin diting semester. So, i-move natin si semester. Hindi siya 45. Gawin natin siyang 55. Uy, nag-error. Meron tayong nadiinan. Ayan, Ctrl W. Yan, okay na. So, next is data entry. So, hingi tayo ng student number, syempre, hingi tayo ng subject code. Ay, wait. Pinakamaganda niya, paglagay natin ng student number, lalabas yung pangalan kung kanino si nung estudyante bago tayo hingi ng subject code. No? So, this time, dalawang database na gagamitin natin. Uhugot tayo dun sa kabilang database. So, adjust natin. So, after ng student number, so, at 5, 7, say, name, ganyan lang, name, 5, row, baliktad, colon 5, row 7, this will become 9, 11, 13, 15, ay 13 pa rin pala to, 13, 15, 15, okay? Control W. Yun. Asa na si instructor? Nawala, no? Bakit? Nawala si instructor kasi pareho silang lugar. So, row 15, colon, ano siya dapat? Siya ay dapat colon 25. Control W. Control W, run. Yun. Anditing teacher, anditing final grade. Kaso nga lang, maliit yung space ng teacher. So, ipantay natin si final grade sa row 55. Okay. Execute the program. Yun. Okay na. May nakalimutan ba tayo? Hello. None so far, no? So, ang gagawin natin, siyempre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anong next step dyan? Declare ka ng variable. Tama? 1 for each data entry. So, variable stud, no? Will be equal to space. Ilan ang width ng ano natin, student number natin? 15. Character yun, no? So, variable vname will be equal to space. Sabi natin 45. Bakit ang laki? Pinagsama ko kasi yung first name, last name, tsaka yung middle initial. So, 15, 15, that is 30.
So masyado namang malaki, 35. So variable S code will be equal to, anong S code natin, character, no? Space, ilan ang width nun? 7. 7. Okay, good. Variable S description will be equal to another character, space, 50. Tama ba? Tama. Apo. Number of units, so V units, is a numeric entry, so 0 siya, equals to 0. BSY for variable ng school year, character yan, so that's space 9, and then semester, variable for semester is another character, so space ano yan, 3, at yung variable ng instructor is equal to ilan ang width ng instructor? 25. Mukhang sinave mo, Dairo, ah. At yung variable ng final grade. Numeric siya, therefore, this is 0. Equal to 0. So, meron tayong variable. Data entry. So, hingi na tayo ng entry. Variable na tayo, eh. Diba? Tama ba? So, paano tayo hingi ng entry? So, at, saan, ang tema nito, hihingi muna ka ng student number, no? Sa at 55. So, at row 5. At row 5, let's say colon, sabihin natin 15, mag-get ako ng ano? Ng V stud, no? Mag-read muna tayo dyan. Control W. I-run natin. Ay, sa pool, no? Maiksi yung ano ko. Hindi siya 15. Ano siya dapat? Mga 30. Control W. Ayun. Hingi ako ng student number. Sobrang layo naman. Pakibilang na nga lang natin. Yan ang problema pag hindi nagbibilang. Student number ko nasa 5. Yung S nasa 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, dapat ano to? 25. So, 20 plus 5, 25. So, tama, 30. Sabi natin 38. Control W. Yun. Okay. Palayo tayo, palayo. Yan. So, malapit-lapit na. Pag-enter ko ng student number sa ACT-2023-21. Sino to? Sino to? De La Cruz, sir. Si De La Cruz ba yan? So, tignan natin, ha? So, mag-use profile tayo. Browse. Singapore. Gapur Hasana X. Tama. So dapat pag entry ko ng ACT-2023-22, ang lalabas diyan sa name niya, yung pangalan ni Gapur. No? So, paano natin ngayon gagawin yan? Balikan natin yung program natin. Balikan natin yung program natin. Dito. So, nag-clear ako ng name. No? So, ang gagawin ko dyan is, pag after kong mag-get yung student number, i-open ko yung DBF profile. No? Tapos, kukunin ko yung laman ng student number. Locate for B stud, no? Ah, locate for stud, no? Equals to stud, no? Is equal to B stud, no? Kuko, no? Hahanapin ko siya. Pag nakita ko siya, ang gagawin ko, yung V name ko,
this one, yung V name ko, will be equal to ano? Surname, tama? Surname na nandoon sa profile plus ano? F name ba? Plus space plus ano? MI. So between surname and F name meron yang comma. So magpa-plus ako ng quotation, comma, close quotation, plus. Ayan. Nakita niyo itong structure na to. So, ang laman ng V-name is the concatenation ng surname. Pag didikit-dikitin niya, no? Yung laman ng surname, tsaka yung comma, tsaka yung laman ng F-name, tsaka yung space, tsaka yung laman ng MI na nandoon sa profile DPF. Okay, try nga natin itong ano. Isay. So, at asan yung name natin? Ito, no? V name. Space 25. Anong lugar yan? 7. So, sabihin natin at 7, pantay natin dun sa student number which is 27. At 25 na lang to. So, gawin natin 25. Okay? Isay ko ngayon yung V name. Try natin kung gagana. Control W. Do. ACT-2023-22 ba? 21, sir. 21. Ayun. Singapore. Masanaway. Nakuha niya. Na? So, lumabas yung pangalan. Gapura, Sanaway. Kaso nga lang, merong spaces. So, again, paano alisin yung spaces? Iti-trim. No? Saan ka magti-trim? Sa left, sa right. Pag character, nasa ng extra spaces? Nasa left, nasa right? Right. Nasa right ba? Right ba ginamit natin? R-trim o L-trim? R-trim. Right. R-trim, no? Right. So, i-R-trim natin lahat ng ano. R-trim. And another R-trim dito. So, try natin. I-emphasize natin, no? Set color to G. G plus. And set color to. Control W. To ACT-2023-22. Wala. 2-2 ba? 2-1? 21, sir. Sorry, tao lang. ACT-2023-21. Ayun. Singapore. Okay? So, alam na ngayon natin na itong subject na ini-enter natin ay kay Gapur. Na? So, pwede tayo maglagay ng line pa gano'n, no? Okay? Para mahiwalay natin yung pangalan tsaka yung subject. So, ihingi na kami tayo ng data entry for subject code. Ayan. So, paano siya? Subject code, nasa 9. Okay. So, at 9. 9 ano? 9. Hello. At 9. Mga kapatid, I need your imagination. So, at 9, row 9 colon, so subject is 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, sabihin natin 18. At 9, 18, mag-get na tayo ng anong variable natin? V? Subject code. Code. Okay. Try muna natin i-read. Control W. Do. Ayun. Na? Hingi ako ng subject code. Hingi rin ako ng description. Okay? So, kanyari, nagla ng subject code.
EDA 211. Okay, so dapat pag enter ko ng EDA 211, anong lalabas? Kung ano man yung EDA 211. Tama? Hello? So tama, no? Tama. Kaso ang question doon, saan mo kukunin yung EDA 211? Yung description ng EDA 211, saan mo kukunin? Saan natin kukunin yung description ng EDA 211? Hello, mic test. Tama? Yes. So, wala tayong pagkukunan ng description ng EDA 211. So, therefore, kailangan pa natin mag-create ng another variable, ay another database. So, kulang pa tayo ng isang database. Anong database yun? Yung database na ang content ay subject and description. Pati yung units. No? So, i-create yes, natin yun. Pag na-create natin yun, doon tayo hugot ngayon. So, paglagay mo ng subject code, i-display niya yung subject description, i-display niya yung subject units. Okay? So, tuloy pa or ikat natin because nasa ano na tayo, 1.5 hours. Kaya pa ba? Tama na po. Tama na. Sir, hindi mo na mag-launch share. So, much better, ikat muna natin ngayon. Itutuloy natin to next. Kaya next week. Online. Siguro, kung kaya ng Monday, Monday. Antayin yung ano, no, announcement. Okay? Ma? Para, may bagyo ano, na ng Monday, sir. So, ang next topic natin is creation ng another database na ang laman ay subject code, description, and units. Kasi doon natin uhugutin yun eh. Para makompleto natin yung data entry. Okay? So, pahinga muna. Tayo. Tulog muna ulit. Oo. Kasi baka hindi nyo na maintindihan yung nangyayari. Okay. So, ano nga sir eh. Pagiging walang coding. Mobile YouTube.